Okay, bandit ulit. Yung bandit ulit. Dito, okay naman to. Ang utang ko dito yung ano, yung pork seal. Papalit ako ng pork seals sa pork oil, siyempre. Tapos, ito sana, pipinturahan. Kaso, wala na akong pintura. Sayang, pipinturahan ko sana yung dilim, ah. Wala akong flashlight, sorry. Medyo nahirapan ako mag-video-video ngayon kasi sira yung pang-video ko, eh. Ito, papalitan. Papalitan ng rig. Yung stock. Meron na siyang makuha ng stock. Tapos, yung card na may issue. Kasi may issue talaga to. Binutas ko lang to, eh. Dati may... dati sarado lang, minutas ko lang isa. Papalitan, may nakuha na siyang carb na stock, kaso may mga issues din, kaya gagawin ko, kunin ko lang kung ano yung ano, mag-assemble lang ako ng goodies na carb para dito. So ito, ito yung set ng carbs. Okay, set up ko pa. Bubunutin ko pa yung card niya. So ito yung carbs. Sobrang mura niya lang nakukuha. Kaya sure ball may mga issue to. Pero dyan, may issue. Normal naman yun. Kasi nauna luma. Tsaka mura lang. Bale, pipiyasahan lang natin. Kunin natin kung ano yung goodies dito. Tsaka goodies dun. Tapos yun. Tapos ito na pala, tsaka yung pork seal. Diyan natin, ngayon maliwanag na, putik. Ay, yun, nalipad. Tornilyo. Ito yung ano, yung dating nakalagay sa kanya. Ito yung binutas ko, eh, kasi walang butas yan, eh. Yung butas na yan, walang butas dati yan. Tapos yung tatlo may butas. Yun yung unang-unang video na ito, eh. Tapos sa ito, may nakuha na siyang carb. Basta na ba yung pamalit? Ito yung pamalit. Ayan, yun yung butas. Ayan yung butas na ginawa ko. Putyan, laki. Hindi rin ma-itono yung lower pin. Ayan. Versus dito. Yun, laki. Wala eh, wala akong saktong-saktong ganyan. Tapos yun, kailangan ko nung service ng yung carb. Kasi kung ano nung ginawa dito, ang putik. Hindi na kasi ako gumawa nito noon. Yung ano na. Yung sino ba yun? Sino ba yung hanip na yun? Ang ginawa ay ito favorite, maglagay ng favorite na ano, favorite recipe tsaka ano nung napalitan dito, yung ano yata yung bowl na may butas. Oh yun, yun yata yung nilagyan ko ng ano, ng yung tawag ng repair pandikit. Tapos ano na, baka hindi nyo ako narinig kasi naka-electric pan ako. Ano pa ba ipapalit? Gagawin ko lang, ipapalit ko lang isa, eh. Tapos yung jets, nakuha ko naman yung jet. Doon sa luma, natanggal din naman. Medyo ano lang, kinailangan lang ng technique. Natanggal. Okay, laman ng luma, yung bagong bili niya. Luma naman. Pero mukhang goodies pa, eh. Mukhang pwede pa to, eh. Medyo marami ka lang bibilin. Tapos ganito nga pala yung klase ng ano, seat. Yan. Mas maganda kung ganito. Tip ko lang din. Mas maganda yung ganito. Kasi smooth talaga, eh. Huwag lang kakalawangin. Siyempre nga yung mabubulok. Huwag nyo ayaw mabulok. Mas maganda tong ganito. Smooth. Kesa yung plastic na diretso kaya plastic. Yan. Yoko niyan, putik. Ayun.
Ayun, buti na lang nabunot ko to, bumalik sa akin po. Ito, kung mapapanood nyo yung video ko na ito, itong motor na to, yung nilagay ko, pinakita ko naman kung ano nilagay ko dun eh. Tapos ito na nakalagay sa kanya ngayon. Bubuksan ko ha, para makita natin kung ano naman. Ayan, putay na. Ngaw ka dyan. Tapos kinukuha na mo lang pala ako ng idea. O, ng piyesang ginawa ko. Ngaw ka pang moko. Ayan. Papakita ko ulit kung paano ko gagawin para maglaway na naman ang halip. Ito ulit ha. O, ganyan ulit siya ha. Tanggalin ko ulit, tapos papalitan ko ulit ng o-ring, syempre. So ito, tinanggal ko na rin yung sa isa, no. Original na ano to eh, na goma, tapos nilagyan ng teflon. Yung ginagawa ko, ganito. Yan. Para mas mura, kasi o-ring na lang bibilin mo, hindi na yung ganitong goma. Hirap maghanap din yan. Kalokohan sales pa yan eh. Yan. Nagawa kayo ganyan, hindi yung kinukuha nyo yung sa akin. Videoan ko lang yung setup bago ko ibalik sa carb. Sasalinan ko na sana ng coolant eh, kasi nagawa ko na eh. Problema to, pag dip mo yan eh. Kasi may langis. May langis yung linya ng coolant. Aragis. Dipin natin ito makina. Ano ko yun? Parang kopi ah. Parang ito yan oh. Kulay oh. Oh. Same oh. Lasing ko yung pump. Ano, kakakabit ko lang kasi puta hirap na hirap ako dun sa osa. Ang yan lang talaga. Itong gigitata na to. Malo yung tubig. Ito, wala mo. Lambot eh. Lambot niya. Ito na nga. May nakawang pump yung may-ari. Second hand. Buong pump na lang yung ginawa niya. Kasi in order ko sa Shopee na mechanical seal. Oil seal. Nakalagay doon, Bandit 400. Pero ito yung dumating. Ayun ako lang, awareness lang. Ayan, ito yung original na mechanical seal. Kasi ito yung dumating. Sobrang laki ang puta ragis yan. Puta yan ang mga seller ko. Ayan, sobrang laki eh. Anad na yan. Bisit. Mga seller ko. So, eto na nga. Peldan ko na rin ng mga stainless na tornilyo. Tatlo lang. Kasi yung dalawang nag-hold dito sa takip tsaka sa mismo housing nung ano ba tawag dito, pump. Maiksi lang. Wala na akong ganun. Kaya hindi na stainless yun. Pero yung tatlo, peldan ko. Kesa Philips. Naka-Philips to eh. Tsaka hirap na tanggalin. Iba-iba tornilyo nakalagay dito. Ah, sobrang dumi yung putik. Langis-langis eh. Hanap na yun. So, ito nga pala. Change oil. Pantan ko na yung langis. Kasi bukod sa marumi na. Medyo pinasok siya ng tubig. Pinasok na sa ilalim lang naman. Hindi siya actually nagkaalim. Dito na siya pina-under after nung ano, pagtanggal nung pump. Bali yun o, yun nga pala, maikwento ko lang no. Kung halimbawa humalo yung tubig tsaka langis,
Yung iba kasi ang ginawa, ano eh, nag-drain lang. Tapos flushing, yung flushing, ewan ko kung nag-flushing o baka din-drain na lang, tapos nilinis yung oil pan. Tapos sinilin na ng bagong langis, tapos pinaandar. So yun, no, ganda, ganda. Hindi, mabigyan ko lang ngayon. Kasi may mga video naman tayo ng mga ano, nakabukas yung makina, di ba? Yung mga laman loob. Nakita nyo naman yung mga port kung saan dumadaan yung langis, di ba? Yung mga dinadaanan, yung mga yung head, di ba? Yung dito sa head, sa block, saan dadaan, tapos sa mga bearing, di ba? Sa transmission, kung saan dumadaan yung sa clutch, no? Kung saan dumadaan yung langis. Tapos hindi nyo lilinisin. No, ganda. Tapos magtatanong kayo kung bakit hindi nag-engage ng maayos yung clutch galing sa ganung scenario. O kaya umiinit na sobra yung makina. Change oil naman. Siyempre yung mga bearing doon nag-i-squirt ng langis yung mga yun, no? Yung mga bearing nalalagyan ng langis yung mga gear, yung mga bearing sa loob, yung clutch, may nag-i-squirt na langis doon. Tapos hindi nyo lilinisin, ibababa nyo lang. Nagtitipid kayo, tapos naghahanda kayo, nagpe-prepare kayo para sa mas malaking gastos. Ganda. Di baling maglagay kayo ng mura. Ito, wala na kasi ako langis dito eh. Kaya bumili na lang ako sa tindahan. Naubusan ako ng stock. Tsaka medyo hirap tayo sa pag-produce ngayon kasi na-short ako sa budget. Ito, honest naman talaga ako, na-short ako sa budget, no? Kasi medyo marami akong pinagkagastusan. Yung R1 ko, yung Ninja, yung ang dami, dahil kong motor na akong ano nung ginastusan. Kaya ito muna, bumili na lang muna ako nito, yung papalit. At least, hindi siya naghalo. Hindi siya naghalo. May tubig yan sa ilalim. Yung unang bukas ko ng drain plug, tubig yung pumasok. Ay, lumabas eh. Tapos yan na. Makita niyo naman, hindi yan halo. O yun, tip ko lang na yun nga, no, kung magtitipid kayo, actually hindi kayo nagtipid, pine-prepare nyo lang yung sarili nyo o yung susunod na magiging may-ari para sa mas malaking gastos. Medyo mainit na, kanina pa to eh. Yung isang tornilyo nilagyan ng saan na yun? Tinapo ko na yata wood screw ang putik. Hanip na yan. Hirap. Sobrang sikip ng isang tinitor. Ito eh, ano ko na. Sigasuhin na yan. Ben. Yan oh, putya oh. Hanip. So ito, natapos na ako dito sa wall. Kaso wala akong fork seal. Ito nga pala yung mga fork seal. Sasara na ako. Hindi na video. Mamadali ako. Yung mga fork seal na sira. Sira talaga siya. Hindi yan sinungkit ha. Talagang ganyan yan. Pinrest ko yan. Pinrest ko para lumabas. So may pang press ako. Hindi yan susungkit. Ayan. Kailangan ko na lang ng fork oil. Bukas na yan. Bibili na lang ako. Nakalimutan ko nung bumili. Tapos itong mga to okay na. Yan yung hindi nyo makita. Yan. Yung stock na ano, nabili ng may-ari. Tapos ay mga clubs, pinalitan ko na rin. Tapos yung mga tornilyo, kasi iba-iba yung tornilyo. Naka-Philips ba naman dito? Ang hirap pihitin.
Tapos ano pa ba? Carbs, okay na ako sa carbs. Cooling system, okay naman siya. Okay naman. Lagyan ko coolant, may coolant yung may-ari. Langis, lagyan ko ng langis. Tapos dito sa kabila, ito problema ko yung preno. Di pa naikabit yung preno. Tapos may minodify ako. Ano nga ba minodify ko? Nakalimutan ko. May ginawa akong modification kanina. Ah, doon sa ano, sa tangke pala. Sa tangke, yung petcock, nalagyan ko ng tube para lumayo yung filter. Kasi, originally, meron siyang dalawang filter, ganyan, tsaka ganyan. Sorry, hindi ko na-video. Nagmamadali kasi ako. Ako lang mag-isa eh. Tapos, nilagyan ko ng tube yung isa para umabot. Tatanong nga pala yung setup niya ngayon. Nilalagyan ko rin ng ano kasi baka umulan. Oh, baka may maingit na naman sa idle ko ha. Baka may maingit na naman. Boom, boom, boom.